For false Christ and false prophets shall rise, and shall show signs and wonders, to seduce, if it were possible, even them. But take heed, behold, I have foretold you all things. But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give their light. And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. Now learn a parable of the fig tree. When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is so ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded a porter to watch. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning. Lest coming suddenly, we find you sleeping. Sabay-sabay. And what I say unto you, I say unto all, watch. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita again na pag-aaral namin. Second part, I pray na ma-relate namin to Lord sa aming tema ngayon. The same pa rin po kanina umaga. I demand to be at our best, Panginoon, dahil imminent inyong pagdating, Panginoon, or even other things na kailangan namin na kami nasa best namin in order to serve you better or the best that we can. So I pray na ma-relate namin to Lord, totoo na kayo patating na at mamadali actually, but I pray na maghihanda ang bawat isa, nasa best namin kami pag kayo'y dumating or kung ano man ang I send nyo sa aming daanan. Ngayon po ay napanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus ngayong umaga, kahit mag-gabay at maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Good afternoon po. Okay, hindi natin patagalin. Kasi matagal to eh. Ang dami oh. Pero puro Bible to. Pero again, medyo na pahapyawan natin kanina umaga. Ang focus na lang natin ngayon ay yung watchfulness. Kaya ang title po nito is Demand to be at our best, part 2, Watching and Watchfulness. Anong sabihin ng ano? Kasi again, mga bata ngayon, pag sinabing watch, nanonood ng TV. So may kinalaman actually. Kasi pag nagwa-watch ka, nakaganyan ka, di ba? Tapos talagang tinitingnan mo kung attentive ka. Depende nga sa pelikman saan. Yung palabas misa, walang kabagay-bagay. Di ba? Mababaw, ganyan. Pero may mga pelikula na talagang pag hindi mo nasundan, hindi mo maintindihan. Okay? Pero, tayo, pinag-uusapan ng watch dito talagang yung magmatsyag. Ano sabi niyo pa kanina? Magmatsyag, magmasid, at mag-abang. Pwedeng ganun, di ba? Watch. Kaya isa sa mga, kung alam niyo po yung, ang tawag din nila actually sa dati, sa PM, yung I mean, paggabi. Kasi may system of time sila dati na biblical, no? So, pag sinabing first hour, second hour, third hour of the day, ano yun? Alas 9 yung third hour. Okay? So, pero pag naggabi na, alas 7 na, first watch ang tawag po doon. Sa halip na first hour. Kasi, gabi. Parang may kinalaman yung watch sa gabi. Kasi pag gising ka, nagwa-watch ka, parang ganun. Okay? So, pero dito, magmatsyag. Yung binasa po natin, Mark 13, ano po yan? Parallel sa Matthew 24, Luke 21. Okay, tama ba ako? O 23, nakalimutan ko na. Bukod pa yung Luke 17, pero 21 na tayo. Tama, 21, no? So, parallel po yan, end times yan.
Yan po ay mga mangyayari in the end times. Medyo nabanggit natin kanina umaga. Kasi sinabi na po yan, mangyayari yan. At ang isa sa mga characteristics ng end times, maraming lokohan. Yan yan. Kaya nga po ngayon, pag mga Baptist po talaga, kahit na paano kumpara sa iba, iba tayo eh. Itingnan mo yung kung paano natin inaral yung Bible, yung mga nauna sa atin, pinasa sa atin yung salita ng Diyos, tinuro. Iba tayo, watchful kumpara sa iba. Pero ngayon, mga Baptist, umihina na rin. Go, pag yan, yung mayaman ha, puro ano na lang, puro social na lang, puro praise the Lord. Ang ganda naman yung praise the Lord, kaso hindi puro ganun ang buhay natin. Amen? Amen. Pupuri ka sa Diyos, baka hindi mo nga naintindihan. Baka parang, para ka na rin Hindu na yung praise the Lord sa'yo ay salita lang, chant na tinatawag, di ba? Hindi tayo ganun. Kaya nag-praise the Lord ka talaga pag may ginawa siyang mabuti sa'yo at gumagawa talaga siya ng mabuti. Pero hindi mo nga ma-experience yung pag kata ka Hindu, chan-chan ka lang dyan. Marami ng Kristiyanong ganyan ngayon. Kaya kahit di nila intindihan, nga palagi soul winning tayo, ganun ay observahan ko. Alam nila pag tinan mo, bakit kailangan matay ni Jesus? Akos. O pa, nailigtas tayo sa kasalanan. O tama naman. Pero bakit niya kailangan matay sa, para lang iligtas tayo sa kasalanan? Oo nga, no? Hindi ko naisip yun. Bakit hindi? Yun nga ang pinaka, ano yan eh, crux yan eh. Alam niyo ba yung siya ng crux? Pasalado nga ba doon ganun? Yung alam niyo word na crux, parang salubong yan eh. Kinuha din sa cross yun eh. Ibig sabihin, pinaka-importante, crucial. Pag sinabing ganun, crux. So ganun po yung, bakit dapat maintindihan mo yung bakit niya kailangan mamatay? Kaya so Luini, ginagamit na rin lagi yan. Kasi, paano niya nga namatay yung Diyos? Okay. Okay, tapos. So what? Hindi makarelate eh, bakit nangyari exactly yun? Kaya pag naintindihan mo na sa kasalanan mo pala, dapat may punta sa impyerno. Lahat dapat tayo, pero siya yung namatay para sa iyo. Tawag doon, substitutionary death. Salib na tayo, siya. Dahil ang ustisya ng Diyos andun, hindi pwede wala paparusahan, hindi pwede sorry. Lang, no? Kailangan may mamatay, magbayad. Yun yun. Kaya ang Panginoon nagbayad doon, ang Panginoong Jesus. So nabanggit ko lang yun kasi nga marami panluloko, kailangan nagmamatsyag tayo. Inaaral natin, may parang gusto kong biling libro. Ewan ko ba't kasi, namin, pasa ko sa iyo kung sakali kasi parang wala silang PDF eh. May nag-ano lang, maganda yun, ano siya, history ng mga CCF, mga ganyan. Ano alam na natin yan, meron nga tayong preaching niya. Pero gusto ko lang makita yung take din ng isang evangelist para maganda rin yung libro eh. Ang title nun is Tragedy of Compromise. So, kasi ang ganda pag-aralan niya kasi nga, paano nga nangyari yun na nauso yung mga ganyan, hindi naman Baptist, pero parang tama yung doktrina, di ba? So, in a way, magpapasalamat ka para sa mga taong iba, kaso, bandang huli, ganun din pala yung mga compromise. So, ganyan po yan, lalo pagparating niya, pagpalapit ng palapit yan, maraming compromise, yung Catholic pala, compromise na yun eh. Alam niyo ba kung kailan na-establish yung Catholic, Roman Catholic? 300 something, 330 or 360 ang mga nasa utak ko eh. Pamasagan 330 AD na. So 300 years na, gaano katagal yung 300 years? Ang buhay mo, sabihin natin yung 70 years. Oh. So yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo na yun, at least apat na henerasyon. Tapos sakala nagkaroon ng Catholic. Eh matagal na may Christianity. So, ibig sabihin, gusto ko sabihin kung sa panahon nila may lokohan na, lalo sa ating ngayon, iba nga lang, patindi ng patindi. Kaya ang topic natin ngayon, watchfulness. Okay, kailangan tayo maging mapagmatsyag. Hindi yan sa mata lang ha, laging sinasabi yung mga bata pa kami, pag medyo boring, katulad ni, ano, inaantok na. Nung bata kami, lalo yung history, ewan ko ba? Eh yung aming ano, parang may pag-ano talaga addict din. Alam, abisado niya kaso, yung pag-aakwento niya, talagang tuloy-tuloy siya, wala siyang pakialam sa mga... eh kasi alam naman niya, hindi naman makakabisado, wala na masyadong analysis dyan, kaya kwento mula. Kaya kami, minsan, ginaganyan ko rin yung mata ko. Ganon, literal. Kasi pag nagkwento siya, wala man lang parang dito, no, na kinakatch yung attention niyo. So yung watchfulness, hindi basta-basta ganun lang. Pastor, nakikinig ako, nakita mo na yung mata ko, di ba? Eh, nag-iisip ka ba?
Diba? Ganun din pag-preacher ka, iniisip mo kung sila nag-iisip. Kasi nakikita mo yan sa mata. Pag nakaganyan, wala yun. Tapos ang tindi na nung ano, hindi mo lang na pag... Sige, ako kita ko lahat yan. Kaya minsan, nire-review ko pa yun sa utak ko, parang hindi naintindihan ni Bad to eh. Kaya salamat andito, di ba? Kaso, the best niya, nakikinig. At pag nagtanong kami isang ganyan, biglaan, eh si Alexis, nagiging alert na ha. Dati, makulit yun, di ba? Tuwa din ako dun eh. Pag ganun, tanong, sagot. Yung iba, So, ganun yan ha, ngayon, sa pag-aaral pa lang yan. Ngayon ito, mas matindi kasi nga, ang winawatch mo dito, ano yung nangyayari sa kapaligiran mo. Okay, kaya yan ang ating, marami tayong Bible, pero isa-isayin natin. Again, katungsong ng series natin ng ano ha, ang tawag dito, virtues to have, parang yung kaninang umaga, soberness, kasama yun eh. So, itong pangalawa, later, sa January na yun, after ng mga Amerikano, prayerfulness. Saktong-sakto yun. Pero ngayon, hapon, watchfulness. So, naintindihan na, pag sinabing watch, nagmamatsyag. Alert! Okay, kaya lang sa gabi, pag ikaw yung watch, ikaw yung gwardiya, alam niyo yung ito, may tatay na gwardiya, di ba? Anong bawal na bawal na gagawin nila? Kaya ka nga, ano, pero maraming note. Parang nung kailan lang, nung doon ako sa pumasok ako, eh palibasa yung ginagawa dyan niya, walang tao talaga eh. Elevator sa basement, kaya yung ano, nakaganyan eh. Ang hirap din ang gawa dyan, no? Anyway, madali. Anyway, mahirap kasi may nakita rin akong ganun. Ewan ko ba, kasi basta ginagawa ko na, kwento ko na sa inyo dati, may ginagawa ang payroll, ano, system nila. Eh syempre, doon ako sa client. Eh, nag-uusap yung agency is ganun, agency ng mga security guard. Eh, nakikinig ko lang habang inaayos ako. Eh, sir, pasensya na po kayo mo, huwag niyo pong sisantin. Eh, sir, eh, nakita nga, natutulog ka daw eh, anong gagawin natin? Kaya ano ko yung ano eh. Huwag na huwag kang matutulog sa pag-guardia ka, yun nga tabaho mo eh. So, ngayon tayo mga Kristiyano, eh, basta hindi naman ako masaya sa ating bilang Kristiyano. Oo nga, pero may equivalent yang, alam mo na, negative effects yan. Kunwari, tatay ka, tapos sabi mo, yung mga bakla, okay lang yan. Hindi naman magiging bakla yung anak. Hindi mo nga alam yun eh. Hindi okay-okay yan. Ituro mo sa alin dapat mong ituro. And therefore, ayun, mapwede kang umasa. Amen? Lalo pag babantayan mo yan, hindi pinapagala ng gabi na kung sino-sino kasama. Diyan nag-uumpisa yun. Okay, and then guardia mo sa panalangin and then sa pagtuturo. So ngayon, as a whole tayo, may ilang mga Kristiyano, ano muna yung mga dahilan bakit tayo magiging watchful? Okay, so number one, ito ay sa Matthew 24 yung end times dyan, pero yung Matthew 25 medyo kaduktong pa yan. Okay, kaya sabi sa 13, ano sabi dyan? Basa, ready, go. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Ito po yung after nung 10 virgins. Okay, so again, na-topic na natin ito nung sa gospel tayo ng Matthew. So ito pong marriage at yung especially yung ginawa ng 10 virgins. Hindi yan exactly kaligtasan, ha? Okay, ng kaluluwa. Pero kaligtasan ng ibang bagay yan. Okay, so dapat nagpagmatsyag kasi ang dito, hindi sila pinapasok eh. Pero ang hinanda kasi nila dyan, yung oil, which is, pwede mo i-relate sa kaligtasan din kung yung oil is yung Holy Spirit. Pero again, no, hindi nauubos ang Holy Spirit eh. Kaya medyo, ano siya, 50-50 siya sa kaligtasan, okay? Kaya maintindihan natin yun. Pero ngayon, bakit nga tayo nagmamatsyag? Ano ba yung mangyayari pag tayo ay either ikaw ay mamatay o yung kapitbahay mo, mahal mo sa buhay, di ba? Namatay. Hindi na siya ran, hindi na ligtas. So, ano mangyayari? Di sayang. Men? Amen. Marami sa atin, mga kaibigan tayo, doon tayo sinusubukan natin, hanggat maaari, alam natin hindi madali, pero still, kung nag-effort tayo, alam nyo, marami dyan maliligtas eh. So, pero balance po yan, panalangin, magtapat ka muna. Okay, hindi pwede pilit yan.
Yung iba, ipipilit mo. Tapos parang ang dating nung tao sa'yo. Alam nyo kasi may tinanim na yung demonyo sa kanila eh. So kaya dapat magiging matalino talaga tayo. Hindi basta-basta susugurin mo sa bahay, tapos itatrap mo, and kala mo maliligtas, basta hindi rin. So kaya kailangan balance, panalangin, magtapat ka sa Diyos, hingin mo rin sa Diyos. Maligtasan ang halo. Ang mahal mo sa buhay. And then, anyway, dun tayo sa ating topic muna. In general, bakit tayo dapat maging watchful either sa kaligtasan or sa ibang negative effect ng mga panluloko ng kalaban? Bakit daw? Malinaw dito, yung pagdating ng Panginoon, hindi natin alam, hindi sinabi yan eh. Sinabi ko na kanina umaga, di ba? Hindi sinabi sa atin eh, either matagal pa or malapit na sobra. Doon description kanina umaga, di ba? Malapit na at hand. Kaya imminent eh. Pero hindi mo din alam exactly yung gaano yung kalapit yung 100 years, yung 2,000 na years na yan eh. And even beyond that, di ba? Na magandang kanina umaga. So kaya sinasabi ko lang dito, kailangan tayo maging watchful kasi hindi mo alam, di ba? Later, may mga sa ibang pagkakataon naman yung dito rin sa end times din, yung ano naman, yung thief in the night, di ba? Dito ata yun eh. Anyway, sabihin ko na rin yung thief in the night. Alam mo ba kung kailan papasok yung magnanakaw? Paggabi po, hindi rin. Meron nga, umagang-umaga eh, kasi wala nag-i-expect. Diba, minsan ang busy-busy yung ano man yun. Diba, may mga nakikita ng CCTV ganun eh. Mga babae pa yun. Tatanong lang, biglang tumalikod lang yung ano. Tsuk! Hindi mo alam yung magnanakaw kung kailan ata. Kaya mapag-matsyag! May kayo nagbabantay ng ano. By the way, ito nakita ko na. Hindi ko alam sino naglagay doon sa drawer. Walang nagsabi. Buti na lang. Parang nararamdaman ko yung... Kasi alam mo dito ko na ibabayan. So, wala pa ilalagay dito. Yan, nakiandun nga. Anyway, mapagmatsyag tayo, men. Tayo dito. Buti, salamat. Wala pa tayo nanakawan. Nanakawan lang ito yung sinelas ni Johan dati. So far, wala naman. Amen? Pero dami nating gadget. So, may mapagmatsyag. Amen? Ako minsan sa alala, iniiwan ko lang doon. So, tulungan na lang tayo sa pag mabantay. Amen? Pag matyag, ano pa, pwede kang manakawan, pwede yung anak mo. Si Aiden, di pa marunong minsan tumawid-tawid to, tawid-tawid dyan. Sabag, hindi naman highway yan, pero may mga motor dyan eh. Mga kung ano-anong motor dyan, di ba? So, yung anak nyo, alam mong di pa marunong. Kaya si Richie, mga kulit, dapat. Nasaan na si Richie? Hindi, I mean, di ba, alam mo dapat lagi, alam mo yun, parang may GPS pag nanay ka. O medyo di mo naramdaman, di maingay, baka wala na, baka andun na kung saan. Ganun din sa pagiging Kristiyano. Pag iba sa atin dito, iba na itsura. Lalo pag nagbibinata, dadalaga, nag-iiba yan eh. Merong ano yan, change of ano, ano man, heart or mind. Pag hindi mo na pagmatsyagan, nagbabago yung attitude kung sino-sino magiging kaibigan. Misa may tiwala pa sa kaibigan nila, pareho lang nilang bata. Okay, sa mga pagmatsyag, ano ba? Mga Kristiyano din. Sa aral, okay, yung mga style ng ibang mga false teacher, pumapasok lang bigla sa church. Okay, tapos mag-praise the Lord dito. Hindi mo alam, lalo pang saan-saan galing na church, may kinakausap na dyan, parang mali yung sinabi ni pastor. Salip na pumunta sa pastor at ano ba ang tanong? Okay, may mga ganun din. Ano ba, ganun din naman. Doon na tayo, balik na tayo sa church kasi nabanggit natin sa bahay. Para maipasok na rin dito. Ano pa yung mga pwedeng ginagawa ng mga mapasok sa church? Yung iba naman carnal, kakarnal lang. Hindi mga false teaching, pero carnal naman. So, kung naging kaibigan nyo, si Pastor, please dito siya, amen naman, may ibang ginagawa na. Kaya mag-iingat kayo, lahat yung sabi sa inyo, hindi ibig sabihin na sa church, lahat na pagkakatiwalaan nyo. Kasi pareho-pareho rin tayong makasalanan, pero iba lang, iba talaga rin yung dating pa. No, may kainahan sa ibang bagay, iba naman talagang loko-loko pa. Kasi iba mapagkunwari, yan ang iba-ibang ano tayo eh. Kaya matalino kayo. Isa sa mga dapat meron kayo, no? Be watchful. O go observe kayo. Kaya daw nakikinig kayo dito, wala pong tinitackle dito, wala tayong pinag-aaralan, hindi importante. I promise you that, kung wala akong sasabihing maayos dito, hindi importante, hindi na magsasalita.
Sabi siya, ma-effort para sa akin yung magsalita lang. Minsan na-enjoy ko, pero hindi pa rin eh. Isa yun sa pinaka-stressful sa akin pag kailangan ko magsalita, pero kailangan magsalita, hindi magsalita ako. Pero pag nagsalita ako dito, siguraduhin nyo, importante yun. Kaya makinig. Dahil makakadagdag yun sa inyong talino, tatalino kayo, alam nyo ngayon yung mga bagay na either dapat yung iwasan para sarili nyo at saka para sa iba. Amen? Amen. Nakikita mo na, magaling yung iba sa sinasabi sa akin, nagusumbong or what, ini-inform ako, okay yun. Mas maganda yun, pag hindi nyo alam yung dapat nyong gawin sa isang bagay, kung paano i-deal, sabihin nyo na lang, parang may mali itong basto, sabihin nyo na lang sa akin. Dahil wala akong gagawin dyan na pang sarili lang. Na gusto ko lang tirahin yung isa, gagamitin ko itong bala. Wala akong ganun. Gagamitin ko yung para mapa-ayos tayo pare-pare. Amen? Amen. Okay, so tuloy tayo, sabi dyan, bakit ka dapat nag-watch? Kasi hindi mo alam. So tanggapin nyo pala yun, pwedeng point yun, no? Another point yun, bakit dapat nating mapagmatsyag? Kasi, parang gwardiya nga, hindi mo alam kung anong darating. Pwedeng may lista nga siguro ng yung mga galing na gwardiya, meron daw ganong abilities, saka skills eh. Tinitingnan pa lang nila yung tao, parang anong gagawa ng masama to. Yung iba nalaman ko kasi nga, minsan nag-ano din tayo. Pag para daw, ano, yung parang mapatay ng tao, may itsura daw yan eh. Pag mapatay ka ng tao, hindi ka basta ano, medyo ano ka rin? Bilas ba yun? Diba? May takot ka rin eh, nag-iisip ka. Alam niyo kung magaling kang security guard? Bilasa. Ha? Balisa. Ano sinabi ko? Bilasa. Isda pala yun eh. Balisa. Okay. Yan. Ako, nakikita ko yan. Tinitingnan ko yung mga pagmumukha niyo minsan. Again, hindi ko alam lahat siya. May science ng ganyan eh. Pero hindi rin perfect na. Pero still, pwede kang maging mapagmatsyag tayo pare-pareho. Amen? Pag may napansin kayo, sabihin nyo sa akin. Huwag nyo sabihin busy sa pasto. Huwag nyo sabihin na huwag ganun. Pag kailangan talaga. At pag may kinalaman sa atin, spiritual. Amen? Okay. Saan ba ako? So number 2 din sa Luke. So bakit dapat? Kasi una, hindi mo alam, uncertain. Hindi natin alam yung time. And therefore, mag-ingat. Alamin mo yung mga something to watch for. And then, be watchful. So number 2, positive naman, no? Reward. Bakit dapat tayo mapagmatsyag? So, lagi sinasabi minsan, yung iba ganun eh, yung iba literal eh, may mga taong ganun. Kung sino yung sasalubong sa akin, merong? Yan, yung iba ganun eh. Maaga, ganyan. Kasi minsan yung dumarating, isa lang yung nabili, kunwari. Kung sino yung sasalubong sa akin, ito yung, ibig sabihin, hinihintay ako nito. Amen? Ganun dito sabi dyan, pakibasa nyo na, ready, go. Blessed are those servants whom the Lord, when he comes, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. Yun. So, sino daw? Kaya mayroon tayo tinatag ng mga waiter, di ba? Kaya sabi ng isang meme na naman, bakit yung waiter? Tayo dapat yung waiter kasi hinihintay natin yung waiter eh. Diba? Makarelate ba? Especially pag mga low budget na ano, yung mga waiter nyan, isa lang eh. Kaya ikaw yung maghihintay sa kanya. But anyway, ang ibig sabihin ng wait actually doon, hindi lang basta maghintay, ibig sabihin ng wait doon is mag-serve. Okay, tandaan yan ha. Waiter, servant yon, serve. Kasi ganun yan, kahit sa Bible, he that waited upon the Lord, hindi lang hintay yon. Ibig sabihin, yung naglilingkod. Yung tinukoy kay si Elisha, kay Elijah, sabi niya doon, he that waited upon Elisha, or four hands water upon Elisha. Ibig sabihin lang, naglilingkod. Anyway, balik tayo siya, blessed are those servant, pag ikaw daw naglilingkod sa Diyos. Pero sabi dito, iba naglilingkod sa Diyos, pero iba, either na tinamad, napagod, nagbakasyon. Eh, doon dumating yung Panginoon. Paano yan? Oh,
Uy, nasan ba yung mga servant ko dito? Ba't konti lang sila? Eh, nagbakasyon po yung iba eh. Hindi pa nila alam, ngayon ako dati, hindi po. Eh, pero, maganda, lagi ka nga nakahanda. Yan ang sinasabi dyan eh. Kaya minsan tayo ganun, parang iba siguro na may mili ng ano, di ba? Ay, Pasko ngayon, di muna ako. Sino nagsabi Pasko? Ano ba yung Pasko? Ha, December 20. Sino nagsabi sa'yo pinakarang sa Jesus ng December 25? Sige nga. Ngayon, di muna ako mag-church. Di ba? Baliktad. Muna, wala sa Bible yung December 25. Pangalawa, kung totoo man yun, eh, nasa nga dapat, nasa Galaan. Di ba? So kahit saan po yan, ano pa? Lahat ng paglilingkod natin, nabanggit ko kanina yung kasaing, ano pa, marami yan eh. Kaya nga, sinasabi din ng Panginoon, no, not men pleasers, but, ang sabi doon, doing what the will of the Lord is. So pag ikaw daw hindi man pleaser, para lang kaya busy-busy yan kapag ganyan yung boss, di ba? O may customer. So pag ikaw talaga gusto mo maglingkod, lagi kang may ginagawa para dun sa trabaho mo. Okay? So yung sabi dito, basically, minsan di mo matchechempuan yung boss mo eh. Di ba? Pero alam niya kung nagtatrabaho ka kasi nakahanda ka. At especially yung event dito, kunwari, either gwardiya ka nga or kahit ano, kahit sa church din. Iba, minsan maaga, madalas hindi. Di ba? Minsan attentive, minsan hindi. Hindi mo lang biglang bubuhos yung blessing. Magandang idea dyan. Eksakto, tapos ikaw, wala, nag-zone out ka. Tapos nagtawa na na yun, nakuha ko yung ano ah. Ano sabi? Kailangan na ma-explain pa sa'yo. Nakikinig din siya eh. Kaya dapat, sabi dito, pinagpala. Number two, bakit tayo dapat maging watchful? Kasi merong ibang reward. Okay? May iba-ibang reward. Kasi better ang reward sa mga talagang laging nagmamatsyag. Hindi lang basta sa blessing, pero yun nga, ang tabaho mo is nagmamatsyag. Kaya especially ito, ano sabi dyan? Yan, so, may mga time kasi na basically sa paglilingkod. Okay? Yan, so maganda rin to sa kanina topic natin sa being the best. Kayo mga bata, kailan kayo magbibis ng maayos? Yan, minsan ganun eh, kasi nga may dahilan. May bisita ako, hindi mo naka-attend, malilate mo na ako saglit. May excuse. Pero sa paglilingkod talaga sa Diyos, walang ano, excuse eh. Natotoo lang. Kaya natutunan ko rin ito nung bagong Kristiyano ako, medyo malayo-layo yung church. O syempre, hindi mawala sa isip mo na pambira, lagi nila ako sa church ha. Mintis-mintis kaya minsan ako, di ba? Eh yung pagmintis ko, na-champuhan pa naman, may basta maganda yung preaching. Eh di pinag-uusapan nila na next ano. Amen, thank you po yung ating topic na pinagpala tayo, amen! Tapos may babanggitin pang ano, ikaw, wala ka nun eh. Ano kaya yun? Eh, buti may YouTube tayo, kasi hindi pa rin, iba yung dating ng live, amen? Kaya huwag kayong mintis, dahil lang sa kung anong dahilan. Okay, kaya number two, reward promise to the vigilant, iba, ibang reward. Kaya dapat tayo mag-watch, hanggat maaari, laging handa. Dahil alam mo na, yung nagbibigay ng reward, gusto niya yon. Kahit kayo naman, mas gusto niyo. Ngayon dito, nag-impreach ako. Siyempre, sino sa palagay niyo yung nagpapasalamat ako sa Diyos? Tsaka kayo din, sino yung makikinabang? Yung nakikinig, hindi o hindi masyado? Eh basta parang minsan nag-ano ka rin eh. Sundan mo lang. Yung train. Tawag nila dyan, train of thought eh. Minsan nag-segue, yan ang tawag dyan. Or nag-tawag dyan. Digress, no? Ito yung thought kanina, bigla pasto, sundan mo lang. Pero i-hold mo yung thought pag tinanong ka ni pasto, lasan tayo. Alam mo, ang galing nito. Ha? Amen? Amen. Number one, bakit tayo dapat mapagmatsyag? Kasi hindi mo alam ang mga bagay-bagay, especially mga ibang details katulad ng timing. Pangalawa, iba ang reward ng laging nagmamatsyag. Pangatlo,
Parang ganun din to eh. Ano yung attitude ngayon ng mga... mga... gising? Mga watchful? Anong attitude niya? Nabanggit ko rin sa security guard. Basta matutulog lang isang minuto, tapos after 1 minute, mumulat ulit ako. Natulog lang ulit ako, sumumulat ulit. Pwede ba yun? Eh kung di ka nagising. Di ba? Parang yung, again, yung meme na naman, di ba? Yung mag may alarm, dati alarm clock, ginaganon eh. Ngayon cellphone naman. Sabi niya, ang gising niya dapat alas 6. Nagtingin niya sa relos, alas 4 pa lang, mamaya na. Nag-alarm na naman ang alas 5. Mamaya na. Anong tagal nung alam pag ganyan, alas 8 na. Late ka na, no? Kung pwede ka nang magpatulog, huwag na matulog. Matulog sa ibang ano, kung may kahalinang kape lang. Obviously, pinag-uusapan natin ito sa spiritual eh. So, meron bang time na dapat hindi tayo relax-relax ng sobra? Ay, ano naman, okasyon naman. Minsan sa isang taon, wag ganuman tayo. Magpa... ano bang uso dyan sa Pilipinas? Ayun, Christmas tree. Huwag ka na magtanong, masan yung Christmas tree? Yung magbigay ka na lang, di ba? Yung Santa Claus, huwag ka na magtanong. Masaya, di ba? Hindi tayo ganun. Magtanong ka, kaya kayo, pag ako, nagtanong ako sa sarili ko, basan nga ba yung, ano? Sino ang nagsabi ng December 25? Wala. Sila mismo magsasabi, alam din nila. Eh bakit maging December 25? Eh may nagsuggest. Pinaralil pala yun sa mga pagans. Oh. Sa palagay mo, nagkataon lang yon? Hindi, kasi si mismo sinabi nila yon ng Catholic. Nakipag-ano sila dyan eh. Minomerge nila yung mga pista ng Christianity sa pagano. Eh mga Kristiyano, wala na halos feast. Sunday na lang. First day of the week. Okay? And then, Lord's Supper. Hindi, kulang eh. Dapat eh, pagbigyan natin itong mga pagano kasi Katolik ko na rin sila eh. Patay ka dyan. And number, ano yun? Napakibasa niyo. Ready, go. We are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others. But let us watch and be sober. Sino mga tulog ba ngayong gabi? Last kamay. Wala tayo, no? Tulog. Iba't sinasabi na huwag ka matulog, obviously. Iba yung application nito. Amen? Yeah. Ayun ako pa sinasabi, ha? Spiritual. Huwag kang matutulog spiritual. Never. Eh, pastor, mayama, pinagpala na ako. Therefore, naglingkod ako lang 10 taon sa Diyos. Eh, matanda naman ako, pastor. Ready? Pagbigyan mo na ako. Huwag mo na akong patinin masyado. Matanda na ako eh. Eh, kung ako lang mausunod eh. Amen? Eh, mas maganda nga makita ka ng mga bata, tanda mo na, nasa church ka pa rin. Para sila ma-challenge. Hindi mo alam ano magiging dating sa kanila niyan. At dapat lang, lalo pag soul winner ka pa, tanda mo na. Tama lang naman, amen? Eh, hindi, so ano, hindi po tati kaluluwa. Alam mo, gano'ng katanda? Anong dahilan o paano di ka mag-soul winner at punta sa church? Matanda, may sakit. Hindi dapat mag-pray ka nga rin dun sa church. Gawin mo ng paraan. Kung mali-late ng konti, di ano, gumising na maaga, paano di mali-late? Walang dahilan. Kaya spiritually, dapat hindi ka natutulog. Amen. You watch, matanda ka na. Para saan yung mga, paano yung mga bata? Baka may matutulong ka sa kanila. Baka even may mga bagay na... yung pastor, hindi masyadong master sa ganung bagay. Pero ikaw, nakikita mo itong batang to. Ako yung makakatulong. Si pastor, walang magagawa kasi. Alam mo na, maraming ganun eh. So, nasa matanda ka na, ano pa? Pagod ka na, nasaktan ka na. Pwede ba maging watchful ka pa rin? Lalo nga, mas maganda yung pag ikaw nasaktan na, nasugatan, natuto. Ikaw yung magiging mapag-watchful din para sa iba at sa sarili mo. Kasi sinasabi dyan, ulitin ko lang, you are the children of the light. So, tayo, sineseparate tayo, dinidescribe tayo na hindi ka katulad ng iba. Pag ikaw, children of the light, again, hindi ka matulog physically, pero parang kang laging, gusto mo yung liwanag, ayaw mo ng dilim, ayaw mo ng malabo, naturo, ayaw mo ng malabo, na policy sa church.
Amen, guys, sa gobyerno natin, kung meron kang papel dyan, pag may sinabi, may pinopost, gano'n naman yan eh. May propose. Wala na maisip itong mga politiko. Ano kaya maganda ipropose? Ah! Ano kay Duterte? Sara? Kalimutan ko tuloy tawag niya yan. Ha, yung di daw ang nakikita. Confidential fund. Iba pa yung Maharlika. Iba pa yung confidential. Ibig sabihin, no, hindi mo i... Walang kailangan resibo, walang kailangan... Basta mag-alak, magbigay ka lang sa akin ng magkana 50 million. Saan mo gagamitin? Secret. Kasi pag sinabi ko daw, sabi daw, baka malaman ng iba. So what? Ganun na lang eh. Nabasa niyo ba? Hindi. Confidential fund. Ginastos niyo yun. Parang 9 days lang. Huwag kayong mag-alala. Next year, wala na. So dapat mapag-matchag tayo sa mga ganun. Alam mo na, nanakawin yun. Hello? Hindi mo alam? Ano pa? Ay, yung mga dalaga binata, o. Oh, mapaalam, kunwari, si... Ni Jana, lagi nang ginagabi. Oh, night, ay, ano lang, project lang po. Overnight kami, dalawang linggo. Tiwala ka sa akin. Walang mangyayaring ano. Eh, sa college, ganyan na talaga ngayon eh. Sa amin, nangyari din yan, pero... Yun nga, parang pwede namang hindi eh. Actually. Doon minsan kailangan din. Pero yun yung tanong eh. Ba't lahat pa yun? Babae, lalaki, doon kami lahat. Kaya memorable sa akin yung tipulo. Hinahanap ko yun doon eh. Munti ka rin may mangyari sa akin doon eh. Eh, nagiinuman sila. Yung gagayain ha. So, bandang muli kasi patapos na yung project namin. No? Sige, inuman tayo dito. Ako, hindi ako tumiinom. Pero... Ay, sama naman ako kasi parang yun ang pag-andong ka na parang isipin mo, walang iba eh. Eh, ganun, tapos pinag-uusapan pa yan. Ay, yung section nila, ganito ginawa. Ay, section nila, ganito ginawa. Eh, tayo, anong gagawin natin? Eh, di ganun din. Di ba? Kaya kung di ako naiiniwala yung mga babae, sabi sa inyo, priority nyo, pamilya. Kung merong ganyan mga bagay, darating at para masanay kayo, sasanayin kayo ng sanlibutan. Na parang magmumukhang tanga pa yung magulang nyo pag nag-aalala. Ba't ka nag-aalala? Diba? Ba't ka nag-aalala? So what? Tutulog kami kasama, lalaki, babae. Alos wala rin kami magawa nun. Hindi nyo makakalimutan eh. Tapos karamihan ng mga ano, walang ginagawa. Pero gusto ko na rin marami kami kasi nag-contribute. Pero yung ginagawa namin, robot. Tapos doon mo na malalaman kung anong gagawin mo. Bahala ka sa buhay mo. Pwede na naman gawin sa ibang bagay yung ibang paraan. Kaya ang dami pong compromise sa college kung saan-saan may sa tabao. Kaya sinasabi ko sa inyo, maging watchful kayo. Amen, mga bata, huwag kayong magalit sa magulang nyo kung nag-aalala sa inyo. Mas alam nila yan. At maraming bagay na marami ang hirap ibalik na pag nawala na. Amen, tiwala at ano man yan, sa babae, virginity. Ganun sa lalaki din. Kaya kamabig nyo, bakla pa. Oh, ganun nga, kilala ni Badjo. Meron kayong baklang professor na ano, ganun. At yun ang lagi ang gusto niya. Itong anong to, gusto sorry, nasama na naman ako. Kasi alam nyo na, meron kalakaran eh. Pero ano ako doon, nag-iingat na ako. Interesado ko ngayon makinig ha. Yung mga kalimutan, alam ko baka hindi pa ako ganun ka-strong doon sa bagay na yun. Kasi hindi ganun alam yun. Pero hindi naman ako na ano nun. Kasi nga, mapag-matchag ako eh. Pero doon ako nakatikim ng alak na pinaka talagang matindi. Kasi huwag yun na subukan. Hindi mo alam. Yung iba sa inyo, makamatay dahil doon. Pero bago yung kwentuhan muna yun. Ay, si sir, gusto niya ganyan. Sipisip ko lang, ba't masyado tayo? Kung nag-aaral tayo, ano bang gagawin natin? Hindi mag-aaral lang tayo. Ang dinidiskusyon na ng mga kalibasa kasi mga school bukol yung mga kasama ko. Parang tatlo. Dalawang taon na doon sa subject nila hindi may pasa. Kaya ang iniisip ngayon, yung ano ba gusto ni Sir? Sir na hindi Sir, bakla pala. Buti nga, namatay na yun. Sa impyerno na, nabalitaan ko lang. But anyway, pwede ba mag-ingat kayo? Amen? Amen. Kaya maganda din sa church, wala tayong no holds bar dito. At least yung iba, hindi kayo mabibigla. Pag ganyan na, ganyan po ang kalakaran. Diba tayo napunta rin niya? Children of the light. Ibig sabihin,
Ganito yan, kahit saan to ha, kahit sa business dealing, pag nagano, oh, pasok tayo ng business, ganito yung ating gagawin ha. Basta invite nyo lang sila dito, at ako na bahala. Ano sasabihin ko sa kanya, bakit sasama? Basta ano, sabihin mo lang, opportunity to, mga ganyan ba? Kaya yung mga, ang dami yan, ang daming gimmick ngayon. Ano ba, iba naman. Ito yung talagang budol ha, mga babae, mag-ingat kayo, yung iba ginagawa, ganito, kunwari. May mga matalinong maliit na bata, kunwari, yan, si Ryzen, ang gagawin. Iiyak. Nabasa niyo na ba yun? Umiiyak si Ryzen. Ikaw mabait ka, pero tanga-tanga ka naman. Kunwari, si Juliana. Nakita niya si Ryzen. Ay, maliit na bata, umiiyak. Dito tulungan niya. Oh, anong problema mo? Kahit di mo kilala. Magandang loob ka lang. May ano po, may naipit ata yung tatay ko doon sa ano niya. Kailangan ng tulong. O sige, punta, samahan kita doon. Dinadala ka sa liblib na lugar na. So, ay, kawawa naman to. Hindi ka man lang nag-text. I-on mo yung GPS mo kung sakali. Tsaka hindi mo kaya isang isa yon, okay? Maraming ganyan. Bandang muli, na ano ka na doon? Nakulong ka na, Juliana. Gusto mo yun? Okay, tatanga-tanga. Amen? Amen. Kaya number, yan kaya, ganito, matuto kayong magtanong. Okay? Pwede yan ang illustration dito sa Children of the Light. Eh. Ibig sabihin, wala tayong business dealing, even sa church na tago. Alam niyo ba yung mga mason? Lahat yan, dinalagay nila sa, ano nila yung mason, masonic symbol, di ba? Yung G, kunwari, God yun, pero demonyo yun, si Lucifer yun. So, magagaling lang daw sila doon. Anyway, ang dami secret ritual yung buti ngayon, nakuhaan na yan eh. Ang dami nag-ano sa YouTube, talaga mga si Raulo, di ba? Ipipiring yung mata mo, tapos parang ka doon, oh, sunod ka lang sa akin ha. Pag sinabi sa'yo, kung gusto mo maging member dito, sumunod ka lang, oo lagi. Eh sabi nung master, sabi niya, lahat na sikreto mo, sabihin mo, ngayon na. Lahat po, oo. So parang mga pari din, kung alam niyo yung ginawa ng mga pari, di ba? Catholic. Alam niyo ba yun? Yung sabi si El Filibusterismo, tsaka sa ano, ganun din yun. Father, may kukumpisal ako sa inyo, maghihimagsik si Kapitan ganyan. Ano sinabi ng pare? Hindi sinabihan yung Kastila, ayun. So ganito yan mga bata, no? Kapatid. Lalo sa mga turo natin, dapat walang sikretong hindi mo pwedeng tanungin, okay? Pag hindi mo maintindihan, dapat allowed ka magtanong. Pag hindi ka allowed magtanong, sumunod ka na lang, ano agad yun? Red flag agad yun. Kahit sa business, ganun din. Ano, magbabayad ako ngayon? Kailan ako kikita? Hindi natin alam. Diba? Hindi mo na. Pero pag gumita ka naman, laki eh. Paano kumikita yung kumpanya natin? Hindi, basta ano kasi yan eh. Pag nag-contribute yan, maraming ano, networking, ganun yan eh. Basta maraming nag-contribute, tapos mayroon kang cut doon. Ako din, lalo. Ah, sige, sige. Naku, patay ka na. Ang daling computein yan eh. Sabi nga sa'yo, may pastor ako tinulungan dyan eh. Talagang nilagyan ko ng ano, numero. Pastor, paano mo sabi kikita ka dyan? Kasi siya mismo, maraming siya nagsabi na na, maraming beses siya naloko sa pyramid scheme. Pero ngayon, din ako maloloko kasi ako na yung nag-umpisa eh. Sabi ko, pastor, ang bihira. Alam ba ni pastor natin dyan? Oo, oh, alam niya, kumuha nga sa akin eh, patay. Pwede sige eh. Ano, sige, hindi. Sige, sasama ako dyan. Tulungan pa kita. Pero paki-explain sa akin paano ka kikita. Eh kung ang pangako mo sa kanya, ganyan, ang kinikita mo, ganyan lang. Hindi, basta ba doon? Ano, ako, patayin na. Amen? Amen? Ganyan sa abroad, ganyan din. Ray-ray, sama ka lang dito sa, ano, sa Saudi. Ano lang, madali lang gagawin mo. Ano pong gagawin? Basta, ano mo tinapos mo? Wala, okay lang yan. Wala ka tinapos. O sige, mag-ano ka lang doon. Sumunod ka lang sa amo mo, ano sasabihin. Yun lang? Anong pwede niya sabihin? Huwag ka na magtanong. Ano ba, gusto mo kumita o hindi? Gusto po. Pag malamong ganun, hindi tayo mapatol doon. Amen? Ganun lagi yan. Ganun din, may naniligaw sa inyo. Napakasalan mo ba ako? Tingnan natin, pag nagustuhan natin ang isa't isa, eh kailan nga natin malalaman? Mararamdaman mo na lang yun. Siguro mga 10 years. Patay ka na. Huwag pumayag at bobo mo. Okay?
So we are not children of the dark. Amen. We are children of light. Kaya tinutukoy na sleep naman dito. Ano mang magandang gawin, masarap gawin sa dilim. Di ba? Lalo panahon nila. Ang trabaho niyan, may araw. Pag may lakas ka pa, kaso wala nang araw eh. Kung nagtatanim ka, kailangan namang gabi. So kaya sarap na matulog. So again, spiritually, ibang mga Kristiyano, ganun niya. Kaya napagkita siya mga pasta pag yumaman, tumitigil na sila maging mapagmatsyag kahit baptist. So, para sa'yo, baptist day. Walang politiko dyan, maniwala kayo. Baka baptist tayo eh. Sino mag-guest natin ngayon? Si Duterte. yung iba na mulatan, sabi ko na nga ba, politiko to. Hindi pa rin. Walang politika dyan. Kita mo nga, binati tayo ng honorable Sarah Duterte. Ay, patay ka na. Pero iba, nagising doon. Pero iba, hindi pa rin eh. Baka tulungan tayo ng politiko, ha? Kailan pa tayo yung mga baptist, tinitira lagi yung mga politiko yan. Lalo pag tunay, naglilingkod sa Diyos. Kasi wala silang maririnig sa atin, dapat. Kung hindi katotohanan, isa doon, mga corrupt sila yun, dapat malumakirig. Kaya pag hindi mo na sinasabi yun, talaga magiging katulong mo na yung mga yan. Amen? Amen. Patay kayo dyan. Kayo na dyan. Kayo sa darkness, kami dito. Huwag tayong matulog. Ngayon sinasabi rin sa Proverbs, pag lagi ka pinapakain, kain tayo dito. Yung ano, hari. Basahin nga natin yung sa Proverbs. Ano ba yan? Yan, okay, sabi dito, when thou sittest to eat with the ruler, consider diligently what is before thee. May gumawa sa akin ito, no? So parang gusto kong kasi nabasa niya, basta umatid kami na parang seminar. Ang dami naman natutunan, kaso kailangan daw niya nakatulong. Parang sweldo ko nung parang nasa, sabi natin, ano, 20. Ang ino-offer lang sa akin na sweldo, nasa 13. So, papayag ka ba nun? Bukod sa labas sa ano ko. But anyway, pinakain ako ng masarap. Eh, so yan, oh, kain ko. Ang sarap talaga. Muna ko nakakita nun eh. Ano, gusto mo naman magtabaho dito? Hindi ko kaya ibigay yung sweldo mo, pero parang ganun ang dating eh. Di nag-isip-isip ako, sandali. Diba? Ganun siya sabi dito eh. Pag ikaw, para kang piniplease, para kang patabaing baboy, okay? Sabi dito, and put a knife to thy throat. Dito muna, consider diligently what is before thee. Bakit nga ba ako pina-offera ng ganito? Ano ba ginawa ko? Wala naman. Sabi niya, put a knife to thy throat. Di mo patay yung sarili mo. Pero parang ibig sabihin, mag-ingat ka. If thou be a man, given to appetite, lalo na daw pag ikaw yung, alam mo na, pag pinakain ka, oo na, kahit ano, parang kang si Kung Fu Panda. Alala niyo ba yun? Alala ko. Be not desirous of these dainties. Kaya ka pinapainan niya, kasi sabi dyan, for they are deceitful meat. Ganun lagi yan, sa yung mga, kahit yung mga networking, ganun yan. Dadaling ka sa magandang lugar, napakita nila yung kotse nila, na hindi nila kotse, picture lang. Okay, ano man yan, anong nangyayari? Lolo ko yung gana. Kaya, balik tayo dito. Pwede ba, huwag tayo tutulog-tulog? Parang kanina daw, sober, huwag mapagmatsyag, especially mga bagay na spiritual. Good luck, di ako nag-time. Ilang minutes na po ako, sorry. 52 na? Okay lang, sige. So number one, hindi natin alam yung time. Number two, may magandang reward at ibang reward ng mga nagmamatsyag. Pangatlo, hindi tayo children of the darkness. So huwag tayo tutulog-tulog. Sige, last na to. Actually, kasama na to nung kanina, no? Imminent, ibig sabihin, anytime pwede siyang dumating. Basahin na rin natin Revelation 3:11. Sabi dyan, behold, I come quickly, hold fast that which thou hast,
take that no man, take thy crown. Ibig sabihin, yung mga time na, pag hindi ka nagmatsyag na naman, yung nasa iyo na, mawawala pa. Pastor, hindi naman nawala kaligtasan. Eh. Hindi ko na sinabing kaligtasan. Yung mga ibang reward. For example, yan nga, faithful member ka dito. Supposedly, pwede may picture yung sarili mo na kahit paano may support group ka na, church pa. Amen? Eh, bigla ka nagloko after how many years? Tinamad ka. Nasa na yung reward mo na yon? Wala na, baliktad pa. Ito si Brad, ano to eh? Backslider. Lalo ka pang napahamak, lalo sa langit, lalo na. Sa palagi mo, re-reward ka ng Panginoon? Backslider ka, hindi. Kaya, ang gusto lang sabihin dito, ang Panginoon, parating na. Amen? I come quickly. So, huwag ka nang, ang tawag dito, huwag kang painip-inip dyan. Amen? Mabilis lang ang buhay. Lagi sinasabi sa inyo, ako, kala ko dati, Stephen, pag nakakita ako ng baby, ganun lang, si Stephen dati ngayon, laki na. Ako din, tanda ako na pala. Ang bilis lang ng buhay. So, mabilis lang yan. Yan ang number 4. The last, ito na pala sinasabi ko kanina, Revelation 16:15. Ito pa yung bago mag-rapture na naman to, no? Sabi dito, Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked, that they see his shame. So, ibang perspective na naman dito, pero ang idea pa rin is, ang idea lang is, ang Panginoon, pagdating niya ay unexpected. Ibig sabihin, hindi mo na-expect, hala ko yung mga Katoliko, tinuturo sa kanila, ito na yon, ito yung paghahari ni Jesus ngayon. Kasi nga, pag binilang daw ang mga Kristiyano sa buong mundo, ilan ang buong mundo ngayon? Nasa 8 billion eh. Pag binilang kesyo daw yung Katoliko dyan, nasa 3 billion na. Pero hindi naman totoong Kristiyano. Papel lang. No? Pag nilagay mo sa under, basta lahat ng Katoliko, Orthodox, at basta Kristiyan na tawag nila, Kristiyan na yon. O therefore, naghahari na si Kristo, di ba? Naghahari na ba si Kristo ngayon? Ang pinakamarami Kristiyano eh. So sa Bible, pag naghahari daw si Jesus, mga bakla, patay eh. O ngayon, ganun ba? Hindi naman eh. So yun yung sinasabi ko sa inyo, unexpected yung kanyang pagdating. Walang makakapagsabi. Sinadya niya yun eh, I believe, para tayo ay talagang magtapat sa kanya, hindi yung easy-easy tayo. Amen? Tapusin na natin to last. Marami tayong Bible. Sabi dito sa Matthew 26. Deuteronomy muna. Diyan pa ba kayo? Last point. Bakit dapat magmatsyag? Sabi dyan, kayo mo naman. Ready, go. Only take thee into thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. Okay, ang ganda, no? So, pero ang dito, ang point dito sa last is, dapat tayo magmatsyag kasi andyan yung kasalanan. Okay? Pero yung magandang point dito, nakita nyo kung ano? Yung mga bagay daw na naintindihan mo na dati, pwede mo makalimutan. Amen? Sabi nga sa inyo, kaya yung Catholic, kung alam lang nila, historically, sa Catholic, even Catholic, against yan sa bakla, malinaw yan. Alam nila yun, kasi talaga naman malinaw yun eh. O, ba't ngayon na iba? Nakakalimutan na ng iba. Kasi, nood-nood ng MCU. Ganyan eh. At sa Marvel, may bakla dito, may bakla sa Captain America, may bakla sa, kahit saan dun, may bakla na eh. Diba? Lalo yung Eternals, may bakla rin dun. Yung pinakamalala, sa Toy Story, may bakla din. Sa ABS-CBN, may bakla din. Okay ba sa Catholic yan? Ewan ko, pero siguro, oo. Nakalimutan mo na. Obviously, hindi makatunay yun. Pero kahit tayo mga Baptist, ano yung mga nakalimutan natin? Alam nyo na, sabi kasi, naalis ako sa isang group chat, sinabi ko lang, si Jesus napunta sa impyerno, 3 araw, 3 gabi. Talaga ba? Hindi siya dapat, hindi talaga siya dapat doon. Pero yung nasabi ng Bible kasi binayaran niya ang kasalanan natin eh. Nako, heresy yan. Huwag kayong makikinig dyan. Ay, eh. So, tanggalin ko yan. Kick out. So, paano yun? So, nakalimutan na nila.
Kasi nga, yes, hindi ganun karami yung verses daw, pero malinaw din eh. Pag iniisip mo talaga eh, paano nga yung binayaran yung kasalanan natin? Nasaan siya ng tatlong araw, tatlong gabi, ano, nasa lupa lang. Diba? So, tinuro din ng Catholic yun. O ba't nakakalimutan? Kasi ganyan po ang mga aral. Pag hindi na pinag-uusapan, nakakalimutan. Na, dito, bawal ang babae, palda, maikse. Lahat ng Baptist, ganyan. Eh, all two days, hindi na tinuturo, hindi na tinuturo, hindi na tinuturo, wala nang pansinin, paiksi ng paiksi yan, alam mo na. Oh, ngayon, paano nagko-kompetensya minsan yung babae? Oh, ngayon, nakita ni Pastor, okay lang yan. Ngayon, ang topic natin, pag-ibig ni Jesus. Eh, tama naman yun, di ba? Pero ano, hindi mo napapansinin yung mali. So, nakalimutan. Eh sabi ito, dapat mapagmatsyag ka kasi makakalimutan mo yan. O dapat, huwag mong pakalimutan at yung last na sinabi pa, para hindi mo makalimutan, ituro mo. Ganun po yan. Kasi ako dito, tinuturo ko lahat ng bagay. Ako mismo, ayokong makalimutan. Pag tinuro ko yan, mamasterin ko yan, i-deliver ko yan, iisipin ko ulit, mariremind ako, and then maipapasa ko pa sa inyo. Kung sakaling makalimutan ko, pastor, parang sinabing ganyan, diba tinuro mo dati ganyan? Ah, ganun ba? So, hindi mawawala yung tamang turo pag pinapasa mo, okay? So, watch, kapag-met siya, ganun pa, sa Psalms 39, ganun din, sabi dito naman. Kayo naman, ready, go! Yan. So, again, ang topic natin kasalanan eh. Bakit tayo dapat maging mapagmatsyag? Napansin nyo dyan, take heed. Makinig! At sabi rin dyan, I will keep. Ibig sabihin, panalatiliin ko yung aking bibig na parang may bridle. Amen? Mga bata, bakit pastor, ba tayo ang mura? Ba't pinapatahimik ako? Gusto magsalita eh. May mga salita kasi na minsan hindi ka nag-iisip. Kaya ngayon, tinetrain ka. Ngayon, tahimik kayo lahat, di ba? Tinitrain kayo na minsan. Yes, mamaya pagkatapos yun dito, bahala ka na magsalita. Pero, kaya tinitrain ka ditong magtahimik muna para mas matrain, mas mabilis yung utak mo kaysa yung bibig mo. Amen. Ganun siya sabi dito eh. Kasi, ang winawash natin dito, yung kasalanan nga. Pag puro ka ganyan, dada, chismis, malait. May naisip ka lang na unip, pumasok, isip mo, salita ka agad. Magiging pro niya sa kasalanan. At yung mga sinasabi kanina, panluloko. Yung iba, ganun eh. Kasi gusto nila, ganun lang. Sige, yung tanggapin pag medyo hindi na nila gusto. Gusto, salita agad. Kaya isa sa mga training natin, sabi dyan, dalawa yung binanggit, diba yung aking bibig, saka yung aking dila. Okay, kaya maging mapagmatsyag, hindi lang sa labas, pati sa loob. Pag may naisip ka, hindi mo lahat nasabihin agad. Amen? Isipin mo, tama ba to? Tamang-tama ba to? Baka na, nagsalita ako na, isang paragraph lang, 10 sentence agad dyan eh. May sinabi kang siyam na tama, may isang mali. So bago mo sabihin lahat, review mo muna. Amen? Ganun yun. Pwede ba yun? Hindi ko sanay, sasanay ka na. Pwede yun. Ulit-ulitin mo, iterate mo sa utak mo. Validate mo kung tama yan. Kaya sabi dito, ano pa, marami tayong verse, sabi dito sa Matthew naman, so, isa na lang natin ito and then tapos na tayo. Sabi dito, watch and pray. Ready, go. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Okay, problema, kasalanan, anong gagawin mo? Para hindi ka pumasok sa kasalanan, kasi mahina kang laman, lahat naman tayo mahina ang laman, anong gawin mo? Watch. Yung ating topic diba? Watch and then pray. So next year na yung pray. Pero watch. Yung sabihin, mapagmatsyag ka. Kasi anytime, yung iyong laban ay yung gusto niya magkasala. Amen? Amen? Bantayan mo siya. Tignan mo. Yung mata mo, yung kamay, lahat. Utak. Acts 10:20. So ito yung hindi yung nagkakamali. Ito yung speech ni Paul. Tama, no? So, ito yung mga, isa sa mga sinasabi niya, kinakwento niya sa mga Ephesian elder to. So, nag-speech siya doon, malamang, di na tayo magkikita ulit. Eh, sabi niya, therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn every
everyone, night and day with tears. Sa Tagalog, ganito ginagawa daw ni Paul. Bakit kaya pag si Paul, warning, alam na namin yung ibang tao, alam ba? O alam na, alam mo ba? Naintindihan mo ba talaga? Pag nag-preach daw siya, umiiyak ba? Obviously, literal ba yan o hindi? Ibig sabihin talaga pag nag-remind siya, nakikita mo sa mukha niya. Hindi ka tulad pag nakita niyo mag-preach yung iba. Si ano, minsan panoorin nyo rin, so may tawanan nyo. Si... sino mo yan? Si Tanchi. Mas yun. Wala malang emotion eh. Pilit na pilit. Alam yung mga pare. Kasi di naman sila, wala silang pakialam sa'yo. Andyan lang sila, front lang sila dyan. Ano ba alam ang trabaho? Wala po. Sige, pare ka na lang. Kaya iba rin, pastor din, ganun din. Basta ito yung aral natin ha. Sige po. Pero si Paul alam niya, maraming maluloko. Kaya tinitingnan niya pa lang, alam ko yung mission ko kasi later aalis ako dito eh. Kaya tinitingnan niya isa-isa, naku ito, mahina itong ito. Pwede ba magbasa ka ng Bible ha? Maluloko ka kahit ikaw, kala mo lang, marunong ka. Ganun, iniiyakan niya. Kaya ganun din, pareho rin. Mapapolma niyan or what? Magmatsyag. Amen? Kasi sinabi niya, bandang ulit sasabihin niya dyan, hindi na ako pabalik sa inyo eh. So, mahal niya itong mga to, pero ang direction ng Diyos sa kanya, sa iba na. Eh, sabi niya, watch. And then, 1 Corinthians 12:10. Hindi, sa 16 na lang kayo, basahin ko sa 10. Ako muna, sa 1 Corinthians 10:12, sabi niya, wherefore, let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Sa Tagalog, mag-ingat ka. Sa palagay mo, okay ka. Minsan, kala mo okay ka, hindi ka okay. Kala mo, nakatayo ka pa. Yung tinatayuan mo pala, hinuhukay na ng kalaban. Okay naman to eh. Hinuhukay doon sa ilalim. Spiritually ha, imagine nyo na lang. So, kahit baptist ako, pasto, sabi mo, pinaka na yung baptist eh. Kaso nga, mga local congregation tayo, pwede tayo i-grap. Lalo yung leader una, pag hindi nagmatsyag, okay lang yan. O, sige, fellowship. Ay, nag-adultery ka? Okay lang yan. Basta ano naman tayo eh. Magkakaibigan tayo sa ano eh. Di ba? Ay, tayo mayayabang eh. O, sige, okay lang yan. So, yan. So, eh, pakibasa nyo sa 13. 16, 13. Ready, go. Watch ye, steadfast in the faith. Make you like men be strong. Let all... Oh, okay na yan. Kala ko, babagay yung tono eh. So, alam niyo na yung kanta na yan, di ba? Lagi kayo magmatsyag. Stand fast in the faith. Mahigpit. Di yung bumibitaw ka. Totoo bang may Diyos, eh? Eh, syempre, kung ano, magtanong ka. Kung may nagpapahina sa'yo, alamin mo rin kung ano yon. And then, magpatulong ka sa Panginoon. At kung sa ibang mananampalataya, amen? Quit you like men. Sabihin, mga lalaki, matapang. Dapat. Colossians 4:2. Tapos na po tayo. And then sabi niya, continue in prayer, watch in the same with thanksgiving. So again, napanalangin lang yan. Pero habang nananalangin ka, nakapansin ba kayo ng nananalangin parang hindi alam pinagsasabi? Di ba, kasi yun, hindi ko kayo sinasari ng ganun. Walang lalabas sa bibig ko dito na nag-pray, okay, ano, okay, kahit ano yan, amen yan, bandang uli. Hindi. Nananalangin ka, pero nag-iisip ka pa rin, Lord, ito ba'y karapat na sasabihin ko, maririnig ng iba to, lalo pag naglilid ka ng panalangin. Amen? Amen. So, dapat magmatsyag pa rin. Last. Ito yung paborito natin. Kabisaduhin nyo ito mga bata. Pinakabisado sa amin to eh. Dati. 5-8. Okay, ready? Go. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom. Ayan yung next natin mapanoorin na pag may time tayo. Maraming ano dyan eh. Yung mga layon, no? Mag-aabang lang ganyan. Hinahalin tulad yung demonyo doon sa layon. Ganyan-ganyan lang. O, eh, sino mahina dito? Ay, ito, so, ano, ito, bata pa to eh. Ay, ito, karnal to. Ito, mayabang to. Kasi, napomote yung mga ganon. Nahanapin ganyan. Alam niyo yung kahinaan mo. Nakuha nyo ba? Yung demonyo mismo ha, kinukumpara ng Bible sa isang lion. Anong ginagawa niya? Matago-tago yan.
O yun, may humihiwalay ito, no? Hindi na nagpapalay, oh. Nilaala ko ito, ha? Yayariin ko ito. Amen? Amen. Ayaw na sumama ng ganyan. Karnal na, iba yung ginagawa pang mag-isa. Sige. Yung demonyo, nakaabang yun. Pag talagang nanghina ka na, anong gagawin sa'yo? Makakapalag ka pa ba? Magandang panoorin yun, eh. Pero medyo, alam mo nang wild talaga. Talagang wild, eh. Talagang patay yun. Next time, mapanoorin natin. Amen? So, mag-ingat. May watchful yung demonyo. Hindi nakikipag. Lagi ko sinasabi, ang demonyo hindi nakipaglaro sa'yo. Amen? Amen. Kunwari lang, wala to. Ano to? Konti lang. Konting ala, konting biruang, konting ano. Walang konti-konti sa kanya. Pinapainang ka na nun. Amen? Amen. Pag hindi mo na kaya, kaya yan sa church, pag tumagal kayo sa church, yun ang makikita nyo, si ate ganyan, si Brad ganyan. Diba? Alam mo, talagang spiritual eh. Nasaan na yun? Nasaan na si Brad? Ayun! Ayoko na mag-example. Pero alam, huwag yung tawanan na pag-pray nyo rin. Pero minsan sinasample na natin. Kasi ganun talaga eh. Hindi ibig sabihin, diba? Mukha kang matibay, ibig sabihin matibay ka na. Hindi ganun. Kaya ako, dati nakikinig lang ako, no, ilang taon na ako din ako sa church, may mga kinakwento si pastor na ganun, hindi nga ako ilala eh. Kaya minsan tinasabihan ako, ah, sino may sinutukoy nun? Ah, si ganyan yun. Talaga ba? Dating active, oo, active yun. Kung may active, siya yung active na active, ganun. Ano nangyari? Mahal na mahal niyang Bible, kinakapisado pa, nag-aaral na nga ng seminaryo eh. Ganun yung Baptist seminaryo. Meron din. So, nasa na ngayon? Ayun, wala. Umalis sa church. Ano nang ginagawa? Ewan ko. Ayoko na malaman. Pero minsan, malalaman mo rin. Amen? Huwag yung sabihin, gawin nyo na lang, magpalakas. Amen? Amen? Hindi naman sa takot, pero nagpapaingat ka sa Panginoon. Amen? Amen? Kasi ang layon, maliwala kayo, malakas yun. King of the jungle. Pero kaya ng Panginoon yun. Pero, pag mag-isa ka na nga, paano ka? Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. Palalahanan kami, at least isang topic lang kami, pero sa, nawa, nakita na namin yun every time nung madadaanan namin sa aking pagbabasa. Importanteng salita, Panginoon. Be watchful, watchy, mag-aral, mag-masid, Panginoon. Maghanap, Panginoon, ng posibleng mga paraan kung paano kami silain. But hindi naman kami mapagduda, pero kami po ay matalino. At dadagdagan namin talino, Panginoon, kung paano ma-validate yung mga sinasabi sa amin, narinig namin, lalo ngayong age of technology, age of information. Nawa, Panginoon, tumibay kami, the point na malayo pa, alam na namin panluloko to. So I pray na kayo po ay napurihan sa aming ginagawa, Panginoon, yung mga bata, nag-uumpisa pa lang sila, nawa sila yung maging totoo sa inyo, mahalin ang iyong salita at katuwiran, at even yung parang kung paano kami nagkakaroon ng katalinuan, of course, magbabasa, pananalangin, at pag-aaral yung salita, Panginoon. Magtanong kung kailangan, Panginoon. Hindi ka mahihiya. Sabuti na magtanong. Sabi nga, be wise, ask questions. Kung nagtatanong kami, ibig sabihin, totoo na kami naghahanap ng inyong katuwiran. Therefore, hindi kami lalong mahiya, Panginoon. So, yun lang po, Lord, again, kayo pang malalati lagi, mapuri, Panginoon, for the end of the year. Kayo pa rin namin maglilingkuran. Next year, next decade, Panginoon, laging kayo lang. Alalahan niyo rin kami, gabayin niyo po, Lord, bigay pangailangan, even blessings, Panginoon, reward, para ang bawat isa'y ma-encourage din, para maglingkod, Panginoon, makita niyo po yung kaluluwatian sa amin by means of rewards, Panginoon, at kayong makita namin na napupuri, nagtatagumpay, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, maraming salamat sa taon, kayong mapupurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Pray.